Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong basahin ang Isaiah 41, pagpapatuloy po ng kapitulong yon, verse 17 hanggang 20. Ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Pag ang aking bayay inabot ng pagmatinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong si Yahweh ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di nagpapabaya, Sa tigang na burol ay makakailog, Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang balangkas at lumikha nito ay si Yahweh, ang banal ng Israel. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita, at ang nais ko pong daling mensahe sa inyo ay si Yahweh ang nagsasagawa nito. Doon po sa English version, yung pong sinabi sa Tagalog ay pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw. Sa English po, the poor and the needy search for water, but there is none. Ang binanggit po ay yung mga poor and needy, ang mga mahirap at ang nangangailangan ay maghahanap ng tubig. At sa kanilang paghahanap ng tubig, naroon po ang Diyos na handang tumulong. Ang sagot po dito ay, but I, the Lord, will answer them. I, the God of Israel, will not forsake them. At ang sabi po sa Tagalog ay, akong si Yahweh ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa gitna po ng ating mga pangangailangan, sa gitna po ng ating kahirapan, sa gitna ng ang bayan o tayo mga nananampalataya sa Diyos ay nandun sa sitwasyon na mahirap, sa isang sitwasyon na hindi natin alam kung ano ang gagawin. Dito po ang ipinakita ay yung isang taong nauuhaw na halos matutuyo na ang kanyang lalamunan na humahanap ng tubig. Ang Diyos po ang sumagot na hindi ako magpapabaya. At ang sabi po niya ay hindi ko kayo iiwanan at tutugunin ko kayo. I will answer them and I will not forsake them. Sa gitna po ng kahirapan, sa gitna po ng ating matinding pinagdaraanan, naandun po ang paalala ng Diyos na hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Ang Diyos ay handang tumulong sa atin. Iyan po yung nabasa na rin natin kahapon na huwag kang matakot, sasamahan kita, hindi kita pababayaan. Paulit-ulit na mensaheng binabanggit ng Diyos sa bayan ng Israel. Sa atin, paulit-ulit na binabanggit ito sa atin ng Panginoon upang maalala natin na kung tayo'y nahihirapan, na kung tayo'y napapagod, na kung tayo ay may matinding pangangailangan, problema, o nandun tayo sa sitwasyon na hindi na natin alam ang ating gagawin. Naroon ang Diyos na nakandang makinig at naririnig ka niya. At ang sabi niya ay hindi kita pababayaan. Ang Diyos ay hindi magpapabaya. Ano po ang pinakita niya dito? Ginawa po niya, maglalabas po siya ng bukal, ng tubig. Gagawa po siya ng yung disyerto, lalagyan niya ng mga tubig. Mga bagay na kung titingnan natin ay mga imposible. O ano ba ang ipinakikita sa atin dito ng Panginoon? Na ang Diyos ay may makapangyarihang kamay na gagawa siya ng mga bagay na hindi natin inaasahan, pero naroroon ng Diyos para tayo ay tulungan. Sabi nga po, ang mga bagay na ito ay gagawa siya ng mga bagay
na magpapakita ng kanyang kaluwalhatian. Siya ay nakahandang tumulong. Gagawa ang Diyos ng mga bagay na di natin inaasahan. Gagawa siya ng mga bagay na magpapakita ng kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian sa ating buhay upang ating maunawaan at makita na ang kamay ng Diyos ang siyang gumagawa. Kaya lang po, minsan, hindi natin makita ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi natin makita that God is working in our lives. Hindi natin maunawaan kung ano yung nangyayari sa atin. Or sometimes, our eyes are blinded. Hindi natin makita yung mga himala, yung mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ano po ang kadahilanan? Kasi gusto talaga ipakita ni Lord yung power niya. Gusto niyang makita ni Lord yung himala sa ating buhay. Pero ang nangyayari, hindi natin napapansin. Hindi natin nakikita, hindi natin nauunawaan yung mga nangyayari o nagaganap sa ating buhay. Dahil po, ang ating mga mata ay hindi nakabukas sa katotohanan na gustong ipakita ng Panginoon. Ano po yung dahilan kung ba't hindi natin makita? Ang isang bagay po, ito ay pinag-usapan namin sa Bible study, ay dahilan sa meron tayong ibang ine-expect sa kaysa doon sa gagawin ng Diyos para sa atin. Yung nagwo-work na pala si Lord sa ating buhay, hindi pa natin napapansin dahil iba ang ating inaasahan, iba ang gusto natin. Kaya nga kahit gumagawa na siya ng mga himala, kahit gumagawa na siya ng mga imposibleng bagay sa buhay mo, hindi mo pa rin makita dahil iba ang inaasahan mo sa ginagawa ng Diyos. Ang isa pang dahilan ay yung sarili natin ang nasusunod at hindi yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga, ito yung ginagawang will ni Lord, ito yung sinasagawa niya, pero may iba kang gusto. Opo, hindi natin sinusunod. Ang isa pang dahilan ay wala tayong pagtitiwala sa Panginoon. Ang pinagtitiwalaan natin ay ang ating sarili. Pinagtitiwalaan natin ay ang mundong ito. Kaya nga kahit nag-work na si Lord, kahit meron na siyang himala, hindi pa rin natin makita at hindi natin makonsider na ito ay pagpapala o himalang ginagawa ng Panginoon. Ano po ang dapat nating gawin? Ano po ang dapat nating isagawa? Sabi nga po dito sa talatang to, so that the people may see and know and may consider and understand that the hand of the Lord has done this, that the Holy One of Israel has created it. Sabi ni Isaiah na yung mga ginawa ng Panginoon, yung mga ginawa niya na nilagyan niya ng tubig, yung disyerto, yung tuyong lupa, nagkaroon ng bukal, yung mga bagay na imposible na ginawa ng Diyos para matugunan ang pagkauhaw ng bayang Israel ay nagpapakita para maunawaan daw po natin, makita natin, at maikonsider natin at maintindihan natin na ang Diyos ang gumagawa nito. Ano po ang dapat natin gawin? Magpailalim po tayo sa layunin at nais ng Panginoon upang makita natin ang kanyang kabutihan. Magtiwala po tayo sa Kanya sa lahat ng oras. Kasi ang Diyos po, hindi po siya gagawa ng masama para sa atin. Talikuran po natin yung sarili nating gusto. Bagkos, buksan natin ang ating puso't isipan. Lord, ano ang nais mong gawin ko? Lord, nais kong buksan ang aking puso, ang aking isipan sa gusto mong gawin sa buhay ko. Pangatlo, dapat nating gawin, magpasalamat. Laging magpasalamat sa maliit o sa malaking bagay na nangyayari sa iyong buhay. Kung ito man ay pagsubok, magpasalamat pa rin. Kung ito man ay kasaganaan, magpasalamat pa rin. Sabi nga po, whether in good times or bad times, we have to praise the Lord. We have to give glory to God. At iyan po ang dapat na makita sa atin. Kapag tayo po ay mapagpasalamat sa Panginoon, alam niyo po ba, ang nangyayari,
We consider everything na ito ay gawa ng Diyos. Hindi po tayo namimili kung alin lang ang pasasalamatan. Hindi po tayo namimili kung alin lang yung tatanggapin natin. But whether it is good or bad, dahil nagpailalim tayo sa kalooban ng Panginoon, malugod natin itong tinatanggap at malugod nating makikita at mabubuksan ang ating mga mata sa pagkilos ng Panginoon. Minsan nga, doon natin makikita ang pagkilos ng Diyos doon sa mga mahihirap na bagay ng ating buhay. Doon sa ating mga lowest point, doon natin makikita ang pagkilos ng Panginoon. At doon natin makikita ang kanyang kapangyarihang gumagawa sa ating buhay. Kaya po, sa umagang ito, muli ko po kayong niyayaya, hinahamon na buksan mo ang iyong mata at makikita mo na ang maraming bagay ay ang Diyos ang gumawa. Papurihan mo siya at pasalamatan. At palaging ibukas ang puso ng may pagtitiwala sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Diyos aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat na Ikaw ay palaging andyan. Hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan. Sa mga nangyayari sa aming buhay, sa gitna ng mga mahihirap, kagipitan o kahirapan man, Ikaw ay gagawa at kikilos ang mga bagay na kamangha-mangha. Kailangan lang namin buksan, kailangan lang kaming maging mapagpasalamat upang maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Pagpalain mo nga, Panginoon, ang iyong mga salita sa umagang ito sa buhay ng bawat isa. At tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin at magpailalim kami sa iyong mga salita, sa iyong kalooban, upang patuloy naming maranasan ang iyong kapangyarihan. Salamat, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po and see you again on Monday.